lumabas ng mga taga. Mabuti pa sila na ang palapitin sa pusa. Anong nangyayari sila? Gusto ko sila makita. Kasi ito na yung huling pagkakataon na magagawa ko yun. Mervin, kumusta? Ikaw pumatay sa mga magulang ko! Awasin ninyo! Ang anak na si Via, babae ang anak nila. Pinatay nila ang anak ko. Wala silang karapatan na magkaroon ng sarili nilang anak. Anong nawawala? Saan nagpunta? Magtimula lang po! Wala ang anak mo! Wala ang anak mo! Wala ang anak mo! Wala ang anak mo! Tama na mo! Wala ang anak mo! Ito ang anak niyo. Samantalang ang anak ko, hindi niyo man lang binigyan ang pagkakataon na ipanganak. Walang awali na. Bigyan sa akin ang anak ko. Gusto ko lang iparamdam kay Via at kay Alfred kung anong pakiramdam ang mawala ng isang anak. Ito naman yan, Salve. Ibalik niyo na yung bata. Sigurado ka? Oo. Walang kasalanan yung bata. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari ngayon. Gusto ko lang iparamdam kay Via at kay Alfred kung anong pakiramdam ang mawala ng isang anak. Pero walang kinalaman ng bata, ibalik niyo na. Nasaan si Tyrone? Sinama po sa presinto para magbigay ng statement. At least nandiyan na si Tita Julie. Siguro, kailangan kong ipagamot uli si Julie sa psychiatrist. Siguro nga ba yun yung makakabuti. Pabayaan na natin siyang magpahinga. Magpahinga ka na. Ayoko. Nag-iwan ang doktor ng pills para makatulog ka. Sige na. Hindi ko kailangan yun. Kaya kailangan ko lang ngayon na ako. Via, ginagawa ng pulis ang lahat ng kaya nila. Hindi nila ginagawa ang lahat ng kaya nila, Alfred. Dahil kung ginagawa nila yun, sana nandito na ang anak ko ngayon. Hindi mo ba naiintindihan, Alfred? Kailangan ko ang anak ko. Kailangan ko si Cherry. Iuwi ko. Dadaling ko si Cherry ito, ibabalik ko siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa'yo. Ma'am! Sir! Binalik na po si Baby Cherry, oh! Oh my God, Cherry! Baby! 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 Oh. Anak ko! Saan nakuha ang bata? Eh, doon po sa basket. Maduming-maduming nga po yung basket eh, sa tapat ng pintuan. Subukan may mangyari ulit kay Cherry. Malalagot ka sa akin talaga. Hello. Alfred De Leon. Sino to? Sino to? Mag-ingat ka. Dahil baka ang asawa mo na ang sumunod. O baka ikaw. Hello!
Hello! Sino ba? Sino ba yung mga yan? Bakit ba nila ginagawa sa atin to? Ano bang naging kasalanan natin sa kanila? Oras na para malaman nila kung sino kalaban nila. Hello, Julie. Anong nangyari sa'yo? Ate Rowena, si Melvin. Pinatay nila si Melvin. Shhh! Tahan na. Sabihin mo sa'yo kung anong nangyari. Si Tyrone, tsaka si Ate Evita, sila ang may kasalanan ng lahat. Pinatay ni Tyrone si Melvin. At hindi ako hinayaan ni Ate Evita ang iligtas na pinigilan niya ako. Pilitin mo makatakas dyan. At magkita tayo sa restaurant na malapit sa simbahan ng Hannibal. Huwag ka mag-alala, Julie. Gaganti tayo. Magbabayad silang lahat sa lahat ng kasalanan ginawa sa'yo. Handa akong gawin lahat ng ipapagawa ko sa akin labit sa kanila. Yan! Labas! Bakit? Anong nangyayari dito? Wala na marami sa tsaka! Bakit? Labas! Saan nila? Saan niyo ako dadalhin? Halika! Saan niyo ako dadalhin? Saan niyo ako Mami Vita! Mami Vita! Mami Vita! Mami Vita! Ano dinala ko po ng pagkain si Ma'am Julie sa kwarto niya, pero wala po siya doon eh. Ha? Paano siya nakalabas doon? Hindi ko po alam. Sige, ligpit mo na muna yan. Naku, bumalik na naman siguro yung sakit ni Julie. Papahanap ko siya sa buong compound. Ma, ilang beses nang umaalis si Tita Julie. At kahit ilang beses pa natin siyang hanapin, umaalis uli siya. Hindi kaya ayaw niya na magpakita sa atin? Pero bakit? Eh tayo naman ang pamilya niya. Noong una, umalis siya dahil sumama siya kay Melvin. Pero ngayon wala na si Melvin, sino kayang pupunta nun? Gaganti tayo, Julie. Ngayon pa, na lumalakas na ang pwersa natin laban sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Meron tayong bagong kakampi. Sino? May tawag mo raw ako. Django? Julie? So I guess, introductions are not necessary. Baba! Sandali! Sandali! Lasan niyo ba ako dinadala? Sige, dito! Ano ba? Bitawan mo nga sabi ako eh! Sandali! Bito! Pasok! Kamusta ka, Via? Tayo muli, Via. Ganito ka ba mang imbita sa mga taong gusto mong makausap? Naninigurado lang ako. Ayoko kasing pinatanggihan eh. Kailangan mo sa akin. Naninigil ako ng utang. Basta kamali ka na sinangyal dahil wala akong utang sa'yo. May kinuha kang hindi para sa'yo, Via. Si Alfred ba ang tinutukoy mo? Mag-asawa na kami at may anak na kami, Salve. Hindi ka na niya mahal. Ano ito mo ba ang panlalo kung ginawa mo sa kanya? Alam ko na yung totoo. Pakanaan niyo to ni Alfred. Salve, wala akong ginawa sa'yo. Pagsabwatan ka sa kanila, Harry. Salve, trabaho ko lang yun. Gipit ako noon. Kaya napilitan akong sundin ang utos nila. Hindi totoo sinasabi. Pinagtapat na sa akin ni Harry.
pumatay kay Harry? Ikaw ang nananakot sa amin? Ikaw ang nagpakidnap sa anak ko na niya! Kaya mo ba makakatakas ka? Mabubulok sa bilangguan! Sige, subukan mo. Subukan mo magsumbong sa pulis. Gumawa kayo ng investigasyon. Sigurado ako, lalabas ang lahat ng baho niyo ni Alfred. Wala mo ba may maniniwala sa'yo? Maaring walang maniwala. Pero sinisigurado ko na malaking eskandalo ito para sa inyo ni Mayor Alfred. Hindi mo gagawin yun. Gagawin ko, Via. Salve, binabalaan kita. Alam mo minsan, Via, nakakalimutan mo kung nasaan ka at kung sinong kaharap mo. Nagpapawisan ka yata. Oka! Ma'am! Itapon nyo nga itong basurang to! Labas! Nay! Pasok! Tumawag na po ako dun sa clinic. Eh, hindi pa raw nakakarating dun si Ma'am Bia. Oh, eh, sabi niya dun siya pupunta sa doktor. Oh, saan ba galing? Pinaram ako ni Salve. Salve? Alfred, buhay si Salve. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Pero, Alfred, tinakot-takot niya ako at pinagbantaan. Si Salve! Iba na siya ngayon. Matapang na siya. Meron siyang baril at may mga bodyguards. Alfred, merong makapangyarihang taong pumaprotekta sa kanya. Sino? Salve. Sige na, iwan niyo muna kami. Salve, anong nangyari? Buhay pala si Salve, ha? Siya miyata ang buhay ng babaeng yun. Bakit kasi hindi pa siya mamatay-matay? Well, kailangan mahanap siya bago ito lumabas sa media. Ang kailangan, ipaligpitan natin siya kaagad. Hindi ganun kadali yun. Hindi ate alam kung sino kaaway natin. Ano ka ba naman, Alfred? Si Salve ang kaaway natin. Hindi mo alam kung sino tumutulong sa kanya. Kung sino nagbibigay sa kanya ng bodyguards, ng baril. Hindi ito madadaan sa madali ang desisyon. Kailangan pag-isipan natin to. Pag-isipan? Ako ang binastos. Ako ang muntik mamatay. Wala ka na ba talagang pakialam sa akin? O baka naman sawa ka na sa paggamit mo sa akin? Ano? Siguro nga, no? Sawa ka na sa paggamit mo sa akin katulad ng paggamit mo kay Salve noon para marating ang ambisyon mo! Hoy! Pareho lang tayo! Kaya tayong bagay, hindi kami ni Salve. Ang mali ko lang, nagpagamit ako sa'yo. Tumigil na nga kayo, ha? Hindi kayo ang magkalaban. Ang kalaban, si Salve. Paano natin matatalo siya kung nagbabangayin kayo parate? Ano? Natuloy ba yung inaasahan mo mangyari? Takot na takot si Via. Kahit hindi niya ipahalata, alam kong takot na takot siya sa akin. Anong nararamdaman mo? Wala akong maramdaman kundi galit. Matinding galit. Kung ano man yung ginawa ko sa kanya o pinaramdam kong takot sa kanya, kulang pa yun, Derek.
kulang pa yun sa lahat ng kasalanan na ginawa niya sa akin. Buhay pa si Salve. Hindi niya pwedeng sirain ng lahat ng paghihirap ko. Buong buhay ko, nagsikap ako para matakas ang nakaraan ko. Sabi nila sa akin, wala daw akong mararating dahil anak ako sa labas. Wala daw akong kwentang tao. Pero mali sila. Mayaman na ako ngayon. Tinitingala. Nasa akin na ngayon ang lahat ng kailangan ko. Ang lahat ng gusto ko. At hindi ako papayag na isang katulad ni Salvi lang ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Cherya. Ikaw kaya, mga anak? Patuloy ko ang negosyo ko. Dahil hindi ko kayang tapatan si Evita kung wala ang suporta ni Verna. Pero ikaw, Julia, anong ginagawa mo dito? Alam mo, mortal na kaaway ng ate mo si Verna. Kaya nga ako nandito eh. Pareho lang kaming inapin ni ate Verna, ni ate Evita. Ano ba sinasabi mo? Naaalala ko ng lahat. Ang ginawa niyong pagpatay kay Roman. Pinatay niyo siya. At pinasok niyo ako sa asylum para makalimutan ko ang lahat. Para mapagtakpan ang mga kasalanan ginawa niyo. Julie, hindi namin sinasadyang saktan ka. Alam kong ginawa mo lang ang trabaho mo, Queen Jack. Pero si Ate Evie, nagmakaawa ko sa kanya. Pero anong ginawa niya? Inulit niya lang ang nangyari kay Melvin. Hindi na siya makakatakas sa mga kasalanan niya sa akin. Dahil dumating na ang oras. Dumating na ang oras ng paniningil. At sisiguraduhin ko na hindi na siya makakatakas. Unti-unti nang nalalagas ang mga kakampi mo, Evita. And soon, pati ang pinakamahalagang kakampi mo ay mawawala na rin sa'yo. But of course, sabi nga nila, we have to save the best for last. Kaya ikaw, ikaw ang susunod na kukunin ko. Hi, Ma. Akala ko sa mansion ka magsistay dahil gusto mo samahan si Tita Julie. Ay, nako. Umalis na naman ang Tita Julie mo. We don't even know kung saan siya nagpunta. Pinapahanap ko siya. Hindi namin matagpuan. Siguro sadyang ayaw niya lang magpakita sa amin. I'm really, really worried about her. Parang nagre-regress yung sakit niya eh. Tingin ko kailangan ko pang kumuha ng psychiatrist ulit para sa kanya. Kumusta na si Salve?
Natatakot ako para sa kanya, ma. Dahil sa tingin ko, nilalaman na siya ng galit niya. Hindi ba dapat intindihin mong nararamdaman niya, anak? Di ba ganun ka din? Hindi kita mapigilan nung gusto mong maghiganti kay Pablo dahil sa ginawa niya kay Joey? Hindi ko naman pinagsisisihan ang ginawa ko, ma. Pero naisip ko na hindi pala natatanggal ng paghihiganti ang sakit. Isang bagay lamang nakakatanggal niyan. Ang pagpapatawad. Pero kailangan niya yung mahanap para sa sarili niya. Sana makapag-iganti na si Salve kina Alfred at Via para matapos na to. You really care about her a lot, huh? Sige ba? I have to go. Kailangan ko lang i-check yung mga dala na supplier. Hindi ka pa nga kumakain. Hindi naman. Okay ako. Sa daan na lang ako hanap ng pagkain. Sige ma. Bye-bye. Saan na ba yun? Hanapin mo lang dyan. Wala nga. Kanina pa ako naghahanap dito eh. Eh bakit hindi mo tanungin ang mga helpers natin? Nagpalinis ako eh. Bakit ka kasi nagpalinis? Eh, anong gusto mo maging basura ang tong bahay natin? Manang, kunin pa yung panggamit ko! Alis na ako! Manang! Ano ba nangyayari dito? Nasa kwarto ako, ang tataas mga boses nyo! Eh, lolo si Alfred eh. Mainit na lang lagi ang ulo. Halatang tensyonado siya dun sa nangyayari kay Salve. Well, can you blame him? Lolo, nararamdaman ko. Malapit lang si Salve sa atin. Nandito lang siya. Sige, sige. Ipapahanap ka si Salve. The sooner we get over this business about Salve, the better for all of us. Telepono ho, importante daw ho. Sino raw? Si Salve ho. Hello? Salve? Mabuti naman naalala mo pa ako. Araw-gabi, wala akong iniisip kundi yung galit ko kay Via at Alfred. Gusto ko nang matapos to. Handa na ako, Derek. Handa na akong harapin si Alfred. Alfred, ayaw ko ng ganito. Para tayong daga sa kulungan. Paparating na ang pusa, wala pa tayong magawa. Ang pinakamagandang gawin lang natin ngayon ay paghandaan yung pag-atake niya. Sigurado ka ba? Oo, Derek. Alfred? Gusto kong makita si Alfred lumuhod sa harapan ko. Gusto ko siyang makita nagmamakaawa para sa buhay niya. Sana'y makamtan
Ang sa'yo.